Magandang umaga po sa inyong mga kaibigan. Bago ko po ipaliwanag sa inyo ang mga bagay sa o gamit sa barberya, huwag sana kayong makalimot mag-subscribe at i-click ang aming bell. Yan, morning sa inyo. Kahapon ay pinaliwanag ko kung paano gamitin ang suklay, ang clipper, ang brush, ang scissor, ang labaha, scissor, guide. Yan. Mga kaibigan, nais kong ninyong malaman na para malaman nyo yung hindi lang pagugupit, kailangan may history din. Siguro naman ang lahat ng bagay may history. Ang naka-imbento pala po ng scissor sa hindi nakakalam ay si Leonardo da Vinci. Siya po ang inventor ang the great scissor inventor na ginamit niya since 15th century BC. Yan. So para malaman niyo lahat kung sinong mga nag-produce ng mga ganyan, mag-search na lang po kayo kasi medyo mahaba yan, mga history na yan. Isa lang ang binigay ko sa inyo kasi medyo mahaba. Ang naka-invento ng scissor ay si Leonardo da Vinci. Sa hindi po nakakaalam, ang labaha po sa Tagalog, dati yung ginagamit na labaha, yung full blade, walang ginagamit talaga. Ito po ay disposable, napapalitan yung blade. Ito po ay labaha, papalitan. Katulad dati na laba, old century, full blade po yan, batal. Hinahasa po ito sa balat na sinturon. Pinagbawal nga po yun kasi unang-una hindi na napapalitan. Yung may mga may sakit na customer, baka makahawa. At saka yung labahan na yun noon ay ginagamit sa krimen. Yan. Kaya inalis po yun. Ayun mga kaibigan, isa pang bibigay ko sa inyong idea na yung mga gamit na po yan sa iba-ibang mga chef o iba-ibang lahi, may mga tawag dyan. Karamihan sa kanila ay hindi marunong mag-English. Hindi sila marunong mag-English. Kaya itinuturo lang nila. Mahalaga po na malaman ninyo ang mga tawag dyan. Mag-search na lang po kayo sa Google. Ito po yung tining scissor. Nigiriwa. In Japan, ang tawag. Yan. Yung mga walang idea, hanapin nyo na lang sa Google kung ano mga tawag dyan. Mag-search na lang po kayo para may idea kayo. Mga kaibigan, sa labaha po pala, ang tawag dito ay labaha. Yung ibang mga puti ay ang tawag dito razor. Sa atin nakasanayan natin razor, ito razor. Yung razor yung clipper. Kaya pag nagtanong siya, use a razor, razor this. Puti po yan. Puti mga Amerikano, razor ang tawag sa kanila. Okay po, dapat malaman nyo yan. Kasi pag may customer kayo, tatanong razor, ay dadamputin nyo ito. Hindi po ang tawag sa kanila yan. Clipper yung tipper ang tawag sa kanila. Tipper.
ito yung reason. Yan, yung mga idea na yan. Kasi po ako ay, isa po ako barbero sa high-end class. Barberia sa Brunos, ay pansamantala tayo dito namamahagi ng kalaman sa ating kaibigan. Kahit pa paano, makakapagpahanap buhay tayo sa gitna ng epidemyang ito. Kahit pa paano ay may panggastos tayo. Ito po binabahagi ko sa inyo para ito po ay dagdag kaalaman, panghanap buhay, makatulong kayo sa pamilya. Dahil ito po ay isang skill din all over the world, saan man kayo makarating. Pag sabing barbero kayo, buhay kayo. Yan. Sa mga hindi nakakaalam, yung pagugupit ko ay dito ko po na patapos ang aking dalawang kapatid. Sa ngayon ay sila ay kasalukuyang public servant. I'm proud to my two brothers na napatapos ko dahil lang sa pagugupit. Mga kaibigan, meron na pong yumaman sa pagugupit lang. Gusto niya malaman. Ang pagugupit po ay nagpapayaman para malaman. Dala-dala ninyo ito hanggang sa kamatayan. Ang buhok ay buhay. Pag walang buhok, wala na kayong mahawakan. Katumbas na ito ng buhay ng tao, ang buhok. Kaya yung iba, minamalit yung trabaho. Ay barbero lang. Hindi nila alam ang kahalagaan bilang isang barbero. So sana, huwag kayong mag-underestimate. Kaya ilalang lang yung pagiging barbero. Ay, ito po ay napaka-importante. Yan. Mga kaibigan, ang pagiging barbero po ay hindi lang po nagsisimula sa number 1 ng gamuhay. Ito po ay nagle-level up din. Hindi lang sa pagugupit. Sa amin po ay nare-refresh din kami. Galing din po ako sa number 1, nag-level up. Nag-re-refresh. Kaya hindi lang pagugupit ang alam. Kailangan umaangat din. Okay po. Kasi ang lahat ng bagay, pag sinimulan mo, dapat iangat mo. Hindi yun din na down. Para ikaw ay umasenso. Kahit anong trabaho, pag iyan isinapuso mo, minahal mo yung trabaho, aangat at aangat ka. Ang pundasyon lang sa trabaho ay magpakumbaga ka, balin mo yung kapwa mo, and respect. Yan. Dala-dala kahit anong trabaho. Sa customer naman po, kailangan po may pasensya kayo. Kasi may mga ibang customer ay masisila. Kailangan lagi kayo nagpapakumbaba para hindi kayo masira. Bumabalik-balik sa'yo. Itinuturo ko to sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Kasi nung nag-start ako ng pagupit, ay nagkakamali ako. Basta lang gamitin ito. Walang idea kung paano gamitin.
kaya tinuturo ko to sa inyo para may idea ko. So ngayon po ay hindi ko pa po may ituturo sa iyong tutorial kasi hanggang explain muna tayo para malaman niyo ang kagamitan sa barberya, kung ano ang mga kukulang mga paggamit nito, itamang paggamit para pag nag-start kayo ng pag-upit, alam nyo na. Okay po. Abangan nyo po yung susunod kong video. Kailangan updated po kayo para masundan nyo yung ina-upload kong video. Step by step po tayo. Yan po, maraming salamat. At yun lang.